Sa Manila North Cemetery naman, may mga magbabalik kasabay ng pag-alis ng mga dumalaw para sa Ondas. Saksi live si Dano Tingkungko. Dano? June, anumang oras ngayon nga, no, ay balik sementeryo na ang ilang mga buhay na nakikipamuhay sa patay. Wala na ho kayong bababaan, lahat ho, sinaratura na. Ha? Patapos na lang ang Nobyembre 1, nagkagulo pa rito. Pinagbabaklas ng mga pulis ang bagong hagdan na inilagay ng ilan sa tinatawag na daang FPJ kahit bawal. Hindi pinapayagan yung pag-akyat panahog dito for security na rin po. Kasi maaari pong dito sa mga hagdan na to, dito po ipuslit yung mga illegal na droga or yung mga ipinagbabawal na inumin at saka yung mga deadly weapon or anumang volatile substance na pwedeng maging ikapahamak ng ibang tao. Sa likod ng Manila North Cemetery, sa pangalawang legal na lagusan palabas, namataan kong kasabay ng daloy ng mga tao ang 70 anyos na si Aling Amelia Esto. Talagang ang sineselebrate namin, yung sa patay, hindi mo kami nag-advance, hindi kami nag-advance. Gaano katagal ho kayo naglagi sa loob? Isang araw. Maghapon? Oo, nilibot namin sila. Pero kung ang mga tulad ni Aling Amelia pa uwi na, si Leilani Diaz nakauwi na sa isang musuleo na nagsisilbi nilang tirahan buong taon maliban kung Undas. Naibalik na ang kanilang kutsyon, washing machine, kalan at cabinet na nasa labas muna kasama nila habang nagtitinda. Wala naman pong problema kasi parang ilang oras lang naman, parang 8 hours lang naman din yung iintay mo tsaka bibigay mo sa pamilya nung may patay. At sa puntong ito nga, June, ay maluwag na itong main entrance na itong Manila North Cemetery, kapwa labasan at pasukan. Gayon din, binuksan na rin sa daloy ng trapiko ang itong daanan sa harapan nitong main entrance ng Manila North Cemetery, bagamat sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng mahinang pag-ambon. At live pa rin mula rito sa Manila North Cemetery, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.